Ayan, so good morning everyone. So pasensya na. So ngayon natin gagawin yung ating payroll activity for this week. So hindi natin siya nagawa last time. Hindi ako nakapag-live kasi nga may problema yung aking audio. So today gagawin natin siya and please lend me your ears po para maintindihan niyo po. So ito yung problem natin. So yung itong 11 employees na to are employees from San Fernando, Pampanga. So, kayo nang bahalang magpangalan ng inyong company basta they are located in San Fernando, Pampanga. So, meaning to say, meron tayong 26 workday period since they are not located in Makati, in Ortigas, in Quezon City, and in Bonifacio, Taguig. So, basta hindi nasama yung nabanggit yung lugar na yon. So, definitely, they are working on a 26-day work week period. Okay? So, here are the following employees. So, si Aramina, si Don Solueta, si Richard Mert, si Nora Honor, si Michelle Bitog, si Lucky May, si Delilah Bartolo, si Damien Chu, si Engelbert Bert, si Dingdong Dantes, at si Marian Rivero, which is, siya yung owner ng business. So, she received a 50,000 monthly allowance. So, if you heard the word 50,000 monthly allowance, hindi nakasama dyan yung monthly salary niya. So, ito yung sweldo niya lang. So, you ask her if she's going to deduct na agad yung 8% outright tax. Pero kung hindi, so, wag yung lagyan ng ano. So, siguro, dito sa problem natin, huwag yung nalagyan ng tax si Marian Rivero. So, since siya na yung magbabayad ng kanyang tax at the end of the year. So, parang lalabas siya ay with professional income. So, may sarili siyang income statement na tinatawag. So, bibigay nyo lang ng buo yung kanyang allowance. Then, once na mag report siya sa BIR, i-report niya ng hiwala yung kanyang professional tax. Okay? So, yun yung ano natin. So, si Aramina may 2 hours OT. Si Don Solueta ay may 6 hours OT. Si Richard Merck ay present every Sunday. So, meaning to say, 4 Sunday in a month ay nandun siya. And then, we have Michelle Bito, who have 10 hours under time. So, ibig sabihin, so, siguro, kada araw, instead na buuin niya yung 8 hours period, lagi siyang nag-a-undertime. So, meron siyang deduction na 10 hours undertime. Si Delilah Bartolo naman ay may 1 day absent. So, itong mga to, kailangan natin makomplete yan. And then, we have Dingdong Dantes, who is present every Sunday also. Same with Richard Murray. Okay, so, meaning to say, in a 1-month period, meron siyang 4 na Sunday na present. So, aware lang kayo doon. Since it is a Sunday OT, you need to compute a 1.3 or 130% na sweldo niya. Since yung 30% is additional para doon sa ipinasok niya ng araw na yon. Okay? So, start na tayong gumawa ng Excel. So, doon sa hindi pa marunong gumawa, kung yung laptop nyo naman na gagamitin ay may Windows, okay? Meron tayong apps with regard to MS apps na Excel, so madali lang siya. So, supposedly that we are opening a blank Excel. So, ito, blank Excel siya. Okay? So, wala pa siyang laman. So, paano natin siya gagawin? So, para sa akin kasi maganda na lalagyan agad natin siya ng payroll period dito. So, just right-click lang to and then, eto po, right-click and then rename. So, magkakaroon siya ng ano, lagyan nyo lang ng need na. Nakalagay doon is working, kunyari, ito ay ABC Company. So, ABC Company payroll April 2022 payroll. Okay. Yan, may pangalan na siya. Okay, right-click ulit. Tab color. So, any color can do for that. Can prepare for that.
Parang ito. Okay. So, ang gagawin natin is ABC Company April 2022 payroll. So, gawa tayo ng heading. Yung first three ay heading. So, first is the name of the company. So, we have ABC Company. And then, we have monthly payroll. Yan. Lalagay niya dito for the period ended April 30/2020. Okay? So, we have three rows. Yan. Yan yung laman. And then, you prepare a space for that kasi mag-start na tayong gumawa ng ating column, per column. So, first is the number of employees. So, i-leave natin yan. And then, we have the name of the employees. So, lakihan natin ng konti. Name of the employees. Okay. Maglagay lang ako ng space dito na isa pa. Dito. Sa taas. May ilalagay ako dyan mamaya. Okay. So, we have the name of the employees. So, kanina meron tayong ilan ba? 11. 11. So, si Aramina, si Don Solueta. Copy-paste ko lang to ha. So, we have... Tingnan nyo lang kung paano ko siya ginagawa. And then, we need to prepare the basis. So, yung basis natin is, sabi ko nga, first is we have the per hour, per day, and per month. Ayan. So, uunti-untiin natin. So, ilagay natin ito. Tingnan nyo kung paano ko ginagawa. Ah. Merge and center. Ilalagay ko dito. Basis. Okay. So, doon sa given, copy-paste ko ulit. Nakalagay dito. Ang monthly salary niya ay ito. So, ilalagay ko siya sa monthly salary. Ito. So, pera na naman yan eh. Okay? So, this, again, Marian is, this one is a 50,000 allowance. So, lagay ko na lang yung ano, monthly allowance yan ha. Okay. So, how to compute? So, kanina, sabi ko, ABC Company is working in Pampanga. So, meaning to say, meron tayong 26 days na basis. Okay? 26 days. So, ibig sabihin, yun ang ating ilalim, denominator, or yung base once we compute the per day and per hour. Okay, so per day tayo. So, ito yung basis natin per month. Magkocompute tayo per day. So, equals, so, tingnan nyo ha, 32,000, pinantay ko doon, divided by, so, ilan ang per day, again, na basis natin, 26 days. Okay, kuha, okay, so since may computation na tayo dito, na nanggaling dito, per month divided by 26 is equals to 1,230.77 kay Aramina per day. Okay, so since meron na tayong computation, ikaka-copy-paste ko na lang ito pababa. Okay, so same na ang lalabas na computation yan. Kuha. Okay, so I hope na iintindihan nyo. Okay, per hour naman, di ba, in every day, there are 8 hours. So, ang gagawin ko equals, tatapat ko sa per day, divided by 8. Okay? So, ito yung per day niya. So, si Aramina pala ay may 153.85 per day.
Okay, per hour. So, may basis na tayo ngayon pag nag-compute. Okay? So, ikakopy ko siya. And then, ibababa ko dito. Kuha. Okay, madali lang, di ba? So, I hope na maging madali yan sa inyo. Okay, ba't ba si ma'am insert ng insert? Okay, gumagawa kasi ako ng tawag dito, ng space para madali niyo siyang mababasa hanggang dulo. So, yung ginawa ko kanina ito, nagdagdag ako dito ng isang column, nagdagdag naman ako ng isang row, nagdagdag naman ako dito ng isang column. So, hanapin niyo yung parang cross na magdidikit to sa dalawa. So, yan yun. And then, gagalawin ko ito. Ito, press. Click. Ayan. So, nakita niya yung parang siyang cross. Ibig sabihin, pag binaba ko yan, makikita ko pa rin yung basis sa baba. Kaya hindi siya mapuputol. Okay? Kasi naka-ano na siya, naka-press na siya. Okay? So, yan. So, meron na tayong basis. So, ready na tayong mag-compute ng ating payroll. Wait lang ha. Okay. So, what are the things that we are going to do? Doon sa susunod natin gagawin. So, nakalagay dito, OT, present every Sunday, under time. Ayan. So, yun. Kailangan natin ilagay yung dito. Okay. So, ang permanent basis niya is ito. So, magkocompute na tayo ng totoo niyang payroll for this month. Okay. First one is, sabi nga, may nakalagay doon, under time. Okay? Ilagay na natin agad dito yung under time na para madaling mag-compute. So, pag under time, instead na adding, you deduct. Kasi nga, under time. Okay? And then, we have the OT or regular overtime. Regular OT. Okay. And then, we have Sunday OT. Okay? And then we have, We have special holiday. And then we have legal holiday. So, ano pa yung pwede nating idagdag? We also have other income. Diba, dun sa ginawa natin last time, sa proprietorship partnership. Yan. Meron tayong sole proprietorship and yung professional. So, meron tayong di ba tinatawag na other income. So, other income is when they receive something such as 13th month, 14th month, some allowances. Yan. So, other income ang tawag dyan. Okay? So, yan. So, iaano natin para medyo malaki. Makikita nyo lahat siya. So, ito na yung ngayon yung basis ng ating gross salary. And then, we compute the total. So, this one is the total salary. Total means hindi pa bawas ang mga deduction. Okay? So, we'll wait for the deduction. So, ito ay, ayan. Nalagyan ko siya ng i-merge ko siya. Ilalagay ko gross. Salary. Basis yan. Basis ng gross salary. Okay. First one. Sino ba yung may Ayan. Si Aramina may 2 hours OT. So, ilagay natin dito, overtime. Okay, so may 2 hours daw siya is equals to per hour niya multiplied by 2 times 1.25. Okay, bakit 1.25? Di ba sabi ko, when you have regular OT, you have 25% additional. Okay, kung nagkamali man ako ng discussion last time na 30%,
I doubt kasi sinabi ko talaga 125% or yung additional 25 is the computation of the OT. Okay? So meron siyang regular OT na 384.62. Dagdag yan ha. Okay. Next is we have Don Solueta who have 6 hours OT. 6 hours OT. Okay. So sabi dito 6 hours OT. Di tatapat ulit natin equals tatapat k per hour multiplied by 6 hours multiplied by 1.25 or 125%. Okay, so may 182.933 siya na additional OT. Next is we have, sabi, present every Sunday. So meron siyang Sunday OT. Every Sunday, okay, equals to yung per day niya. Per day to ha, kasi hindi na per hour yung labanan, araw. Equals to yung per day ni Richard Merck multiplied by 4 multiplied by 1.3. So yan, may additional 3,400 siya every month kasi apat na Sunday siyang pumapasok. Okay? Next is problem is Michelle Dito who have 10 hours under time. So dito instead na overtime, meron siyang 10 hours under time. So, equals to minus, ayan, tandaan niya ha, equals to minus, open and close parenthesis, okay, may 10 hours daw siya na late. So, sa per hour kayo mag-base, ito, multiplied by 10 hours, okay? Okay. So, meron siyang minus na 1490.38. Okay, pag ganyan ang lumabas, ito ang i-click nyo. I-decrease nyo lang yung decimal point. Okay. Tapos, click nyo yung ito. Meaning ng comma style means money. Okay? So, pera yan. So, that's negative or minus. Okay. Next is we have ayan, Delilah Bartolo, one day absent. Okay, compute tayo, one day absent ni Delilah Bartolo. Absent to eh, so papasok yun sa under time. Okay? Equals to one day. Ayan, sige. Minus one day. Ayan. So, lagyan na lang natin ito, under time absent, para sa hindi pa ganun kaano magbasa ng payroll, gets niya agad. Ayan. Next, sabi dito, si Ding Dong Dantes ay present every Sunday. So, ganun din yung case niya, present siya every Sunday. So, ito. Eh, di ba pareho rin naman yung transaction? Anyway, gawin natin na. Equals to, okay, per day, times 4, kasi 4 weeks, times 1.3. Okay? So, meron siya additional 3,000 pesos. Okay. What about Marian Rivero? Sabi niya, meron siya 50,000 allowance. So, hindi naman siya sweldo eh. So, lalagay ko siya sa other income or other allowances. Okay. So, how to get the total salary? So, we have the per month. We have other addition or deduction ng salary. And then, we have the total salary. So, ang gagawin natin ay, ano natin yung auto sum. Ito, auto sum. I-click natin dito, i-grab natin hanggang other income equals. Okay, ulitin ko ha, Buringo. Gagalawin ko itong auto sum. Kaya lang naputol. Ba't naputol? Kasi dito walang amount, tapos dito may amount. Kaya mapuputol lang. Kaya gagawin mo, i-grab mo dito. Tapos, papunta dun hanggang other income. Ibig sabihin, you add from
FA to MA. Ibig sabihin, you add from per month hanggang other income. Okay? Enter. So, yun yung computation niya. So, from 32,000 plus regular OT is equals to 32,384.62. Same as, this is susunod na problem. So, since meron na tayong computation, copy-paste lang. Copy. And then, paste. Okay? So, meron na tayong salary na computation. Okay. Next is we have the deduction. So, ano-ano yung mga deduction na meron tayo ulit? Yan. Lagay ko dito, ha? Okay. So, our deductions are the withholding tax. Una na yan. So, kung ang computation nyo ay happy, ibig sabihin every 15th and every 30th, ang withholding tax ay kinocompute every 16th to 30th of the month. While the SSS, PhilHealth, Pag-ibig, or GSIS, PhilHealth, and Pag-ibig are computed every 15th of the month. So, para hindi masyadong malaki yung deduction ng tax. Okay? So, we have the withholding tax. We have the SSS. We have the PhilHealth. We have the Pag-ibig. And we have, kung kayo ay nag-loan, kunyari, SSS loan, PhilHealth loan, ilalagay natin dito. So, since wala pa naman, basta just in case na meron, pag nagagawa na kayo ng totoong payroll, lalagay niyo dito. Pero just in case na wala, lagay na lang natin other deduction. Para kahit pa paano may paglalagyan tayo. Anyway, pwede kayo mag-add ng additional column if it needed. Needed. Okay? Kapag kailangan doon sa gagawin yung payroll. Okay? And then we have the total deduction. Ayan. Total deduction. And then, ito, ang dulo niyan is yung tinatawag natin na net pay. Yung sweldo na matitira, yung iti-take home nyo, yung iuwi nyo kasi bawas na yung lahat ng deduction. So, ito ilalagay ko ay total merge total deduction. Okay? Ito naman ay net pay. Ang ganda ng tingnan. So, ayusin na lang natin muna yung table. Mag-compute yung natitira. Okay, so we have ito. Minerge ko, tapos ni Raptex ko para pag umano na sa gitnas. Okay. Tapos, gitna natin lahat. Ang ganda tingnan. So, di ba ito may basis? Ito may basis. I-ano natin? Lagyan natin ang sarili niyang box. Okay. And then this one, gawa natin sa yung box. Para maganda tingnan pag pinrint. And then we have here the total salary. Yan, total salary yan. And then we have the total deduction.
We have the total deduction, and then we have the net pay. So this one is the net pay when you add the total salary minus the total deduction. So compute tayo guys muna. So gawin muna natin ang program yung total deduction. Again, we have the auto sum. So we'll start with the withholding tax up to other deduction. So yan yung sum up nila. Okay, walang amount kasi syempre, di ba, hindi pa naman natin nakukompute yung laman. And then we have the net pay equals total salary minus total deduction is equals to, ayan. So mamaya, pag nalamanan na yan, magkakaroon na yan ng amount. Okay, kusang amount. And since meron na tayong computation dito, meron na tayong tinatawag na program, copy-paste natin yung program na ginawa natin. Okay? Para at least, ayan, para ready na tayo mamaya. Ayan. Medyo ano lang kasi, ayusin natin ha. Okay. Okay, so we need to compute for that, for this one. Inaayos ko lang ha, para magandang tingnan yung ating record na gagawin. Okay. Okay, so madali na lang to, guys. So, di ba, we already have the computation. We have the total salary. So, that means to say that you already have the basis for the computation of your SSS withheld and pag-ibig. Okay? So, you need to add all those items. So, we have the SSS. So, ang basis natin is 32,384.62. So, since we already have the actual salary, so, ang basis natin is ito. But, just in case na hindi natin nakocompute, hindi natin nadedetermine kung magkano ba yung possible na regular OT ng company, ng empleyado, or what, or kung mag-undertime ba siya, or hindi. Yan, pwede natin gamitin na basis is yung itong ano nila, base salary. Okay? So, it's the company's choice if ang gagamitin is yung base salary or yung after na makompute na yung mga other salary na pwedeng idagdag para sa empleyado. Pero since we already have the computation, let's base it here. Kunyari ako yung accountant, so sabihin ko, sige, dito na lang tayo mag-base sa total salary niya since meron naman computation na nagawa. Okay? So, it's the choice kasi iaano naman yan, ia-adjust naman yan at the end of the year. If there is any way na kailangan i-adjust, so mag-a-adjust din naman siya. Anyway, meron tayong tinatawag, di ba, na basis. Kumbaga, from 20K to 20,500, di ba may ganun? So, let's just think na meron tayong pinagbasihan. So, maliit lang naman or minimal lang naman yung magiging mali niya or additional computation at the end of the year. So, lagi naman nangyayari yun. So, ayun, so it depends upon the prerogative of the accountant on how she's going to compute for the contribution. Okay, so let's just think na ang pinagbasihan natin is yung total salary. So since na-compute na naman natin, so dito tayo mag-base. For the SSS, di ba, sa table natin, ang 24,750 like this, silip ko lang ah. Okay, itong last period, ang pinaka-maximum amount niya kasi ay nasa 1,125. So, hindi na natin masyado explain. Basta lahat ng susobra sa 24,500, maglalagay ako sa SSS na 1,125. 1,125. Eh, ito. 1,125. 1,125. 1,125. Maximum na yun, di ba? And then we have 1,125 here. And then, si Marian Rivero, wala. Kasi, sabi ko nga, it's her allowances.
and prerogative niya kung, and since she's the owner, so I doubt kung mag-aano pa siya ng mga SSS PhilHealth pag-ibig contribution. Okay, so ililib natin si Marian Rivero with regards to this computation. So wala ito ha, hindi tayo magko-compute yan. Okay, let's see the 23,829 basis. 23,829 basis. 23. Get that. So ang base niya ay 23,829. So dito siya sa 23,750 to 24,249. Okay? So, ikatlo sa dulo. Ikatlo sa dulo. So, ikatlo is 1,080. So, meron siyang 1,080. Kaya medyo mahaba na pala yung ating record. Anyway, ganun talaga. Kasi, one whole process to eh. So, meron tayong 1,080. So, si Don Solueta ay may 1,080. Okay, what about Nora Honor? 20,400. So, magkano yung basis niya? 20,400. Ang hirap pag ano. 20,400. So, dito tayo sa... Ito, in between ng 2250 to 2749. Okay, pang ilan to sa dulo? 1, 2. 1, 1, 2. So, ito, 900 pesos ang share niya. Okay? So, let's put 900 here. Okay, konti na lang. Si Lucky May, 23,500. Okay, diyan sa ano nyo, silip din kayo sa table para at least alam nyo kung paano ginagawa. 23,500. Ito yung in-between niya, 23,250 to 23,749. So, ito tayo sa ika-apat sa dulo. Okay. Meron siyang 1,057.50 na share. So, 1,057.50 na share. And then, last one, we have Engelbert. Meron siyang 20,500. So, parang ito yun kanina, gaya nito. So, meron siyang 900 pesos. Okay. Tapusin na natin to. Madali na to. Okay. So, PhilHealth, we have PhilHealth of PhilHealth. 2%, diba? So, equals to ito times 2%. 0.02. Ayan. So, ito, ika-copy-paste ko lang yung kay Pag-ibig. So, since 2% yan. Okay, may basis na tayo, di ba? Equals to PhilHealth 32,034 times 0.02 is equals to 647. Okay? Pag-ibig, kinopy-paste ko lang kay PhilHealth. So, since pareho naman yung computation niya. Okay. So, we have copy. And then, i-ano ko, i-distribute ko hanggang dito kay Dingdong. Ayan. And then, ito pala, hindi ko na-compute kayo yung kay Dingdong Dantes na SSS. 18,000. 18,000. Ang basis niya ay 18,000. Nandito sa taas. Ayan, papanik tayo. 18,000. Ito. 18,000. So, 810 yung basis kay Dingdong Dantes. So, ito ay 810. Okay. So, ano na yung kulang? Wala naman tayong other deduction, di ba? So, leave na natin yan. Withholding tax na lang. So, dito sa withholding tax, add ako ng
isang space na itatago natin mamaya para lang makapag-compute tayo ng tax. Okay, so ano yung itatago natin? Kasi di ba meron tayong total salary, meron na tayong SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So ang basis natin is ito, ima-minus natin itong tatlo para at least makapag-compute tayo ng tax. Okay? Mamagicin natin. Total salary minus, di ba may contribution, ito. Ito, plus, ito, plus, ito. Okay, open and close parenthesis. Ayan, pinagsama-sama ko siya. Anyway, actually, ima-minus mo siya. So, ito yung basis natin for paano natin kukompute yung tax for this month. Okay, for this month, ibig sabihin, i-divide natin yung when we compute the taxation. Okay, multiply by 12, then divide para makuha lang natin yung amount ng tax. Kasi di ba yung basis natin ng tax is pang-yearly. Ito siya. Okay? Question, bakit walang 13 month and walang ano dito sa computation? Wala naman kasi sa problem. So supposedly, 'di ba meron namang adjustment na ginagawa every end of the year ang company. So doon 'yun papasok sa adjustment. Pero this time since wala pa naman yung adjustment na 'yon, may alpalis naman tayo eh. Maintindihan niyo 'yan kapag nasa bandang dulo na tayo ng discussion sa mga form. So, since wala pa namang adjustment or wala namang sinabi na magbibigay ako ng ganitong amount ng salary or ano, so magkocompute muna tayo ng tax. And since sometimes naman, kung 13 month and bonus lang naman ang ibibigay ng company, basta hindi naman umabot ng 90,000, they are not subject to tax. So, ba't pa natin isasama dito sa computation, di ba? So, adjustment happens only kapag nag-exceed yung 90,000 na allowances or additional benefits na ibinigay ang company. Okay? So, ang basis natin ngayon is 29,964.23. Okay? We multiply it by 12. Para lang makuha natin yung ano, we multiply, asterisk or multiply by 12. So, ito yung basis natin. Ay, sorry po. Pasok pa ako na, mag-insert pa ako ng isang ano. Ang hirap kasi mag-manipulate ng computation kapag, ano, hindi tayo mag-insert ng nakahiwalay. Okay, so ito yung basis. Anyway, since meron na tayong basis, copy-paste lang naman. Yun lang mahirap kasi kapag nagaan tayo. Anyway, itatago natin yan. Itatago natin mamaya para at least hindi siya nakakalat. Okay, kung ito ang basis natin ng tax, ayan, silipin na natin ngayon. So, kanina sabi 359,570.77. So, nandito tayo sa 400,000. So, 359. So, yung 59 multiplied by 25%. Okay. 30,000. Ayan. Lagay pa tayo isa pang basis. Nakatago. Ang hirap talaga mag-manipulate ng computation ng tax. Actually, 30,000. Plus, itatago ko ha, 59,570.77 multiplied by 0.25%. Tingnan nyo paano ko ginagawa. Okay, so we have 44,824.69. So, yan na yung basis natin. We divide it by 12 lang para makuha natin yung monthly tax. Okay? So, yan yung tax niya. What about
Don Sulweta. So, 250 is not taxable. Okay, so we need to get na lang equals to 61,553.85, okay, times 0.2. So, yan yung annual niya. So, dito, i-ano natin, equals to, divided by 12 para makuha natin per month. So, 1,025.90 yung kanyang per month. Okay, 224, not subject to tax, 0 yan. Ito, 0. Okay, 274, like this one, kanina, yung computation natin, ito. So, copy-paste na lang natin, kasi times 20%, diba? Ay, sorry po, yung basis sa loob, papalitan ko lang. This one is 74,500. Okay. 326. Ayan. So, 326 is just like this one. So, i-copy-paste ko to ha. And then, babaguhin lang natin yung amount sa loob. Kasi 26 yung basihan natin. Okay. 300 plus 26. Ito ang babaguhin natin. 26 450.77. Ayan. And then 258. This computation is like this one. Tama. Inaano ko lang para mabilis. Okay, lalagay ko lang dito ay 8,030 since yung 250 ay not subject to tax, diba? 429, yan. Silip tayo ng panibago table. 429. So, 429, ayun. Same pa rin pala. 30,000 yung 400 and then yung excess ay 25%. So, asan yung basis natin kanina? Ah, wala. Okay, so we have equals to 30,000 plus, uy, kung may mali man ako, i-ano nyo ha, i-call nyo yung attention ko. Pag nag-ano, baka kasi nagkamali lang ako ng tingin, so hindi naman perfect si Ma'am Chin. So, pwede nyo akong i-ano, sabihan para at least alam ko kung ano yung mali. Okay, 25% ba? O 30%? Ah, okay. Tama, 25%. Okay. So, we divide it by 12. Kakopy ko lang ito. We divide by 12. Okay. Next is 2250 yan, not subject to tax. And then this one, not subject to tax. This one, 378 is just like this computation. Babaguhin ko lang yung pinakagitna ng 78. Ng 78. Tama ba? 378. 370. Sa 250 pa rin pala siya. 250, tapos yung excess ng 250 is 20%. Ay, parang may mali akong computation na ginawa kanina. So, ito ay $250 minus $378. So, 50. 128. 250. Ayan. Times 0.2.
May mga mali ako nagawa kanina, I guess. Eto, 359. Mali itong basis ko ha, sorry po. 250 not subject to tax. So, 250 minus 359. So, we have 109. 570.77. Ayan. Times 0.2. 261. Okay na yan. 261. 261. Ayan. Masyadong mahina sa math. 11 lang. Kinokorek ko po ah. 274, 250. Ayan, mali na naman. 24,500 lang. 326. 300. 26 yan. Tama yung computation. Ay, hindi. 326. Hindi pa umabot ng 40,000. So, we have 76. Wala. Mali-mali yung computation. Sorry po. We have 76. 450.77 times 0.2. Ayan. 258.8030. Yan, tama. 429. Yan. Diyan lang tumama talaga. 225. 378. Ayan. 378 minus 250 is equals to 128. 180. Multiplied by 20%. Okay. Ayan. So, we already have the computation of the withholding tax. Okay. So, since hindi naman kailangan to and maguguluhan lang yung viewer, ito ay itatago natin. Okay. Tago natin yan. Para at least ang makikita nila ito lang. Kasi ito lang naman yung pinagbasihan natin. Ayan, parang ito, 4246. So, when you add this 3, 4246 yan. Ayun, makikita nyo, 4246. So, ibig sabihin yung basis natin ay tama. Okay, so that's the payroll. So, I hope you understand the discussion for today. So, meron tayong basis ng ating ano, sa sum up natin. So, we have here the total. Lalagay nyo dito total sa dulo. Total. So, ito yung ire-report nyo. Pag gumawa na kayo ng voucher para sa payroll, itong pinakadulo. Okay? Itong pinakadulo. So, we have here the total computation. Okay. So, ano lang yan? Sum up lang yan. So, you have your auto sum. From here to there. To dulo. Hindi nag-auto-sum. Matigas ang ulo. Ayaw niyang sumama. Ayan. Ayaw niya sumama. Ulit. Ulit. Ayan. Naka-live tayo. No, although it's recorded. Actual natin siyang ginagawa. So, kung may mali-mali man, pasensya na po. Siyempre, actual. Medyo nakakalito ng konti. Okay, we have sum of F8 to F19. Sure nyo lang kung tama yung pinagpunan ng competition. Since, pag kinapipasin yan, pag mali ito, mali na lahat. Diba? Kaya, sure lang natin na tama. Kasi, since ito ay ilalagay natin dito. Diba? So, kasama. Gaya niya, matigas ulo. Enter. So, we have net pay natin is 335.501.59. So, if you're going to ask me how to record this one, yung net pay natin, ito yung credit cash in bank kasi ito yung withdrawin na amount. And then, itong mga to, itong mga deduction, naka-credit side since hindi pa siya binabayaran or ibinabayad sa
BIR, sa SSS, sa PhilHealth, and Pag-ibig. And then, ang mga naka-debit, syempre, is debit the total salary or total payroll, which is 365,585.10. So, again, we debit payroll. So, this one is not, this one is a nominal account. So, mawawala rin siya upon reversing the entry. So, we have monthly payroll of debit 365,585.90, credit withholding tax payable 9,087.60, credit SSS payable 10,372.50, credit PhilHealth payable 5,311.70, credit Pag-ibig payable 5,311.70, and credit cash in bank, which is 335,501.59. Okay? So again, I hope you understand our discussion for today. Okay? So, ano ko lang tong ano? So, if you want to have a good payroll, so ito, i-merge lang natin sa gitna. Para maganda tingnan. Also the monthly payroll. Ayun na, nakagitna na siya. Para pag nag-ano kayo, maganda na siyang tingnan. Merge. Okay, so kung hindi pa kayo sanay, ulitin nyo kung paano ko siya kinumpute or kung paano natin siya ginawa. From the start of the basis, from the gross salary and how did I get this total amount of salary, from the computation of SSS through table, the PhilHealth and Pag-ibig, and the withholding tax. Again, yung computation ng tax, nakatago ha. If you want to unhide, ganito lang. In between N and R, you click right side and then unhide. Okay? Yun, lalabas na siya. So, i-ano ko na, i-save ko na. So, nasa workbook nyo ito na computation. And then, yun, pag-aralan nyo yung recorded portion na ginawa natin. Okay. Thank you, guys.